Magandang gabi o, mga kamping, mga kabunyog, gabi na naman. Ay, salamat doon sa dumadagdag na subscriber mo. Magbigay lang ako ng ano rito, reaksyon dito sa Rapi Tulfo in Action. Si Senator, hoto si Senator. Pakinggan mo natin. Tingnan po ito sa inyong kumpanya, ma'am. Yan yung pong kumpanya, magnanakaw po. Okay? Ito yung sinasabi ko. Kayo po ang isa sa mga dahilan kung bakit po ako pumunta sa Senado. Because I want to put a stop on this. Ana Dione, meron po akong suggestion. Sana po, ma'am, sa lahat po ng kumpanya, nakalagay dapat doon sa working station, malaking karatula kung magkano po yung minimum wage, tapos kung saan sila makapagsubong hotline, tapos kung anong mga parusa doon po sa mga kumpanya na hindi po nagbibigay ng tamang pasahod. Yung ginagawa sa mga city hall, yung parang plaka na nakapagsubong, pukpok, dapat malaki, tapos nakapukpok sa dingding pagpasok dun sa working station. Hoy, ang pasahod dito minimum 537, be it known to everybody, para mapahiya naman po yung mga amo. Sige po sir, yung mandato natin, lagyan ng karat. Ang kausap niya ho dito, Yusek Ana Johnny Hundoli. Ang ano ito eh, na high blood na naman si Idol. This time, I will level the playing field. Tanda niya yan. Yung mga manggaganchong kumpanya. Ito yung na-miss ko. Na agad-agad, makabigay tayo ng solusyon sa kanila because they're right here. Okay? At nakikita natin sila, na-feel natin yung kanilang ma-feel because we're very close to them. Mm-hmm. Salamat po sa pagpunta, mga sir. Kunapon po, sir. Kunapon. Ilan po kayo? 2, 4, 6, 8, 10. Kumain po kayo? Hindi pa, sir. Oh, di ba? Ready na, ha? Ganun tayo dito. Ito, namimiss ko ito eh. Kaya lang, wala tayong restaurant dito. Dati sa TV5, may restaurant. Sa dapat meron tayong kukuntatahin na restaurant dyan. Meron ang restaurant dyan malapit eh. Hindi, seryoso. Para yung mga hindi pa nakakain, pakakain natin. Sir Mario, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang sino si Sir Jason? Oh, eh bakit siya nakatayo eh? Nagre-reklamo ho itong mga manggagawa, mga pobreng manggagawa ho ito eh. Kawawa naman sila. Saan si Sir Mario? Ito po. Okay. Sir Mario. Ay, reklamo namin dyan, sir. Yung sahod lang namin na wala sa minimum, wala lahat. Wala sa minimum, ibig sabihin 400 pesos lang, 8 hours. Tama? Saan nabaliches kayo? Opo. 8 hours, 400 pesos. Dapat 537. Sulugi kayo ng 137 peso. 5 days ago lang ho ito eh. 5 days ago lang. Per day. Opo, sir. Tapos, walang benepisyo? Wala po, sir. 30-man pay? Wala po. Wala lahat, sir. Overtime? Nagbigay sila ng overtime. Pero siguro, siyempre, wala rin sa tama dahil wala sa tama yung... Meron ho itong ano, 981,000 views. Part 1 lang yata ito eh. Kung base, wala sa tama yung overtime for sure kasi doon binabase, computation. Now, nasabi niya po ito sa inyong kumpanya? Nasabi na namin yan, sir. Nang kinukupitan kayo? Yun lang talaga ang ano nila. Ano sinasabi po ng kumpanya kapag nagreklamo kayo na, teka muna, eh, wala ho sa tama itong sweldo namin? Wala kaming magawa, sir eh. Ano yung sabihin walang magawa? Hindi kayo hindi pinapansin? Talaga, hindi kayo pinapansin ang reklamo namin. Ano yung sinasabi? Nagbibingi-bingihan lang? Opo, sir. Nagbibingi-bingihan lang. Ano po? Yan ang madalas namin marunin dito. Na bukas naman yung pinto kung ayaw nyo na rito. O magsilas kayo kung ayaw nyo rito. Yung mga ganong masasakit na salita yun. Eh syempre, yung mga manggagawa natin. Talagang si Senador, eh, mabait si Senador. Eh. Napahiya, tatahimik na lang. Totoo po yan. Gano'n kayo katagal na sa kumpanya, sir? 3 years na po, sir. Tuloy-tuloy po yung trabaho niyo, 3 years. Tuloy-tuloy niyo. 3 years na sa kumpanya, mayroong 7 years, mga ganun sila eh. Project. Opo, sir. Lahat po kayo 3 years. Yung iba po sir, yung mataas na sir. 7 years, tuloy-tuloy. Ito pa po yung sinasabi ko dito, ano, noon. Sa 7 years, okay, sino 7 years, taas ng kamay? Ako po. 7 years. 7 years na po siya pinagnanakawan. Pero, kapag naayos natin ito sa dole, ang isasoli lang po, 3 years. So yung 4 years po na ninakaw sa kanya, dito kay Sir Mario, ng employer, ay makakalibre na. Yung 3 years na mababayaran. Ito yung sinasabi kong life is unfair sa mga pobre natin manggagawa. Unfair talaga yun sa mga pobre manggagawa, di ba mga boss? Kasi yung dole, pagka nagreklamo ka, yung 3 years lang, ano eh, yun kasi daw ang batas, no? Eh mali yun, mali daw. It's very unfair. Si Miss Louie Pagia, HR. Magandang hapon po, Ma'am Louie. Magandang hapon din po, Sir Rapi. Madam, andito po yung inyo pong mga empleyado, 2, 4, 6, 8, 10. 10 po silang dito ngayon. Ah, meron pa sa labas. Ilang kayo lahat? 13 po silang lahat. Eh, bakit naman ganun, ma'am? Eh,
for 7 years, yung ilan sa kanila meron 4, 3 years na hindi binibigay yung tamang pasahod. Ang alam ko naman po, binibigay naman po yung tamang pasahod na yan. Ano to? HR Administration, Aztec Construction and Equipment Incorporated. No, malaking kumpanya yata. Construction and Equipment Incorporated. Ibigay mo, bakit nandito sila kayo sa amin? Therapy, meron po ba dyan pangalan na Jury Escondida? Julie, meron po. Opo, kasi siya ang naka-blatter po dito sa may subdivision namin. Bakit kasi naka-blatter? Kasi po, ano siya, na lasing siya, na naghamon, nagbanta sa isang officer namin doon. Okay, ma'am, napapalayo tayo. Akala ko sabihin niyo nagnakaw. Okay, hindi po yan ang pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin dito yung pangungupit po. Pag na Kala mo, lulusot ka kay Idol Rapi, ha? Nililito niya si Idol, di ba? Nakaw, panggagansyo po ng inyong kumpanya. Ma'am, no. Yung kanyang pagwawala, it's a different story. Dapat yung magkaso sa kanya, yung barangay, kung sino pa man may complain against him. Pero ang reklamo is against your company na nagnanakaw matagal na sa kanila. Yung pong sagutin nyo, ma'am. Hello po, sorry. Huwag nyo pong inibang topic. Ang topic po natin, yung pagnanakaw, pangungupit, panggagansyo ng inyong kumpanya sa inyong pong mga trabahador. Pakisagot lang po, ma'am. Yung sasahod po. Saan pa nga po ba? Ang alam ko naman po, binibigay naman sa kanila yung sasahod. Kung binibigay po, ma'am, bakit nandito sila ngayon? Bakit sila magreklamo kung tama yung pasahod nila sa kanila? Apo, sir. Tama si Idol Rapi dyan. Ha? Nalilito itong HR administration na to. Check ko na lang po kung ano po yung ano. Kasi hindi naman po ako yung sa payroll. Okay. Ako lang mata yung naigay na number dyan. Kaya hindi ko rin po yung sa pasahod po nila. Ayun, hindi mo masasagot. Kasi alam mo naman talaga na mali talaga yung kumpanya. Hindi nagbibigay ng tamang pasahod dahil magnanakaw po yung kumpanya. Didiretsin ko na kayo, mawalang galang na po. Kaya ang ginawa niyo po, ma'am, para makaiwas sana dun sa katanungan ko, kayo'y nagbabato ng kung ano ang issue para maliis yung... Galit talaga si Idol sa mga magnanakaw eh. Huh? Sa pain. Okay? So anyway, ma'am, so hindi mo masasagot yan? Opo, hindi ko rin po kasi masasagot yan kasi hindi naman po ako yung ano yung sa payroll eh. Tama nga naman, ma'am. Tama nga naman. Anyway, nagpapasalamat pa rin po ako dahil kayo po ay nakipag-usap pa rin sa amin. Pero parating nga po ito sa inyong kumpanya, ma'am. Yan yung pong kumpanya, magnanakaw po. Magnanakaw, mangungupit. Okay? Ito yung sinasabi ko. Kayo po ang isa sa mga dahilan. Kumpanya ninyo kung bakit po ako pumunta sa Senado. Because I want to put a stop on this. Kaya pala tumakbo si Idol eh. Kala ka, presidente tatakbuhin nito eh. Sa totoo lang. Kasi nun yan eh. Walang mapili si Digong kung sino ang kanyang ano, di ba? Si Bato, si Bongo, Atras, Abante. Wala siyang nakakuha ng ano eh. Kandidatong presidente, di ba? Kala ko ito i-endorso eh. Akala ko lang naman. Kukulong kung dapat makulong. At sana masampulan ko yung mayari po ng inyong kumpanya. Masampulan ko at makulong. Kasi ang nangyari dito, kakausapin natin Dolly ngayon. Siyempre, Dolly tutulong. Sabi ng Dolly, balik yung pera. Hindi naman bigat dito eh. Kaya nilang tawagan ng mga sangay ng gobyerno. Dolly, Makos, Mastap, LTO, lahat. Pagka tinawagan nila, obligado ka sumagot. Hindi. Kailangan sumagot ka ng maayos. Tingnan yung nangyari kay General Bautista ba yun? Yung sa DSW dati. Ayaw sumagot sa tawag ni Erwin Tulpo, di ba? Mura inahabot ah. Hindi pwede sa mga tool po yung mga ganyan, ha? Pag nabalik na, ito pa masaklap. 3 years lang. Paano yung remaining years na pag nalakaw? Hindi naman mababalik. Mali talaga yun. Uulit na naman. Pero kapag itong mga, dito sa ating mga manggagawa, nagnakaw, kahit na sabihin natin, 100 pesos lang. Makukulong mga to. Nagnakaw 100 pesos, sige, kulong ka. Yun yung nagnakaw ng mangga, di ba? Yung matanda nakulong, di ba? Anong klase ba talaga itong Pilipinas na to? Kailangan talagang maayos ni Idol Rapi itong Pilipinas. Itatama niya yan. Pero pag yung amo nagnakaw sa empleyado, hindi pwede makulong. This time, I will level the playing field. Tingnan nyo yan. Tandaan nyo yan. Yung mga manggagansyong kumpanya. Jusek Ana Dione, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rapi. Opo. Magandang hapon. Madam, ito nga po na kay... Jusek na ho to. Jusek na ng Dolly itong kausap ni Idol. Kita man po ng ulo, ito pong mga manggagawa natin, matagal na po kinukupitan itong Aztec Construction and Equipment Incorporated, yung isa kanila, 7 years na po, pinagnanakawan, hindi binibigay yung tamang sahod. Ma'am, ilalapit po namin sa inyo, sana po ma'am, mabawi po yung mga sahod na hindi na ibibigay sa kanila, yung mga nakukupit po, ma'am.
Yes po, sir. Ma'am, meron po akong suggestion na sana po ito maganda suggestion ni ano, ni Senator. Sa lahat po ng kumpanya, nakalagay dapat doon sa working station kung saan nagtatrabaho yung manggagawa, malaking karatula kung magkano po yung minimum wage, tapos kung saan sila makapagsumbong hotline. Tama. Tapos kung anong mga parusa doon po sa mga kumpanya na hindi po nagbibigyan ng tamang pasahod, etc. Nang sa gayon po, para mapahiya naman po yung pong mga amo, supervisor, para kapag halimbawa hindi tamang pasahod, sasabihin, ayan, ang laki-laki ng karatula, dapat 537 kami, but 400 pesos lang binibigyan, hindi po ba ma'am? Sige po, sir. Tama, payag si Yusek. Eh, magaling si Senator eh. Suggest po natin yan na i-mandato natin na ilagay, lagyan ng karatula or mga tarpaulin kung magkano po yung... Huwag pong tarpaulin, ma'am. Huwag tarpaulin, masisira yung tarpaulin. Huwag tarpaulin kasi tarpaulin napupulit. Yung ginagawa sa mga city hall, yung parang plaka na nakapukpok, dapat malaki tapos nakapukpok sa dingding pagpasok dun sa working station, sa paligid sa buong kumpanya. Hoy! Ang pasahod dito, minimum that time NCR 537, be it known to everybody. Tapos ito yung mga patakaran, dapat ito yung mga benepisyo, etc. Galing talaga ni Senator. Para magkahiyaan, pag nakita ng mga amoy, booking kami 537 at nandun pa yung hotline, report. Anyway, yan ang isip ko. So, for the meantime po, Madam Yusek, tulad ng ginagawa niyo po dati, tinutulungan po kami sa repair po namin. Gusto ko po, maibigay po yung mga perang nakupit po nanakaw sa mga empleyado natin pobre dito ngayon, madam, ha? Opo, sir. Opo. Opo. Tapos, ma'am, matanong ko lang, bakit po, ito curious. Ito, magandang tanong ni Senator. Tanong po ako, bakit po 3 years na lang po ang mababawi? Tulad nitong si Sir Mario, 7 years po siya nagtrabaho, 7 years po siya pinagnanakawan everyday. Bakit po 3 years lang po mababawi? Sir Rati, yun po yung nakalagay sa ating labor code na pwedeng makuha ng isang manggagawa na kulang ang pinapasahod sa kanya. 3 years lang po ang nakalagay doon. 3 years lang. Yan po ang aking babaguhin pagdating ko po dyan sa Senado. Promise. Yes. Babaguhin ko po yan. Kailangan up to the last centavo, may balik at makukulong pa ang dapat makulong. Sige po. Bagsik ni Senador. Pero teka, yung 3 years kasi yun, dapat sana huwag nang umiksid ng 3 years, magreklamo na yung mga kababayan nating mga sinasabi nga ni Senator na ninanakawan. Pinaabot pa nila na 7 years. Yun nga araw ang batas, sabi ni Yusek, di ba? 3 years lang ang inyong maibabalik. Kaya dapat, bago mag 3 years, magreklamo ka na ikaw pinagnanakawan ka ng iyong pinaspasukang kumpanya, hindi ka pinaasahod ng maayos. Diba? Pero anyway, maganda naman ang ni Senador at babaguhin niyang araw. Ma'am, sasamahan po namin itong mga pobre dyan sa inyong tanggapan, madam, ha, tulad ng dati. Ngayon pala, ma'am. Talagang ayaw ni Idol sa inaaping mga pobre. Madam, ako po yung nagpapasalamat ng malaking pasasalamat po talaga, ha, Madam Yusek? Thank you po, sir. Yes po, sige po, sir. Mabuhay po kayo, Madam Yusek. Thank you po. Okay, thank you din po, sir. Mga sir, mag-lunch kayo dyan. Meron kayong alam sa akin, pamasahe pabalik. Mahabait talaga ni Idol. And then by next week, nandiyan yung mga pera nyo, malaking pera to. Pibilangin natin. Sige, salita, sir. Paano po, sir, kung ano ba, hindi ka papasokin po bukas sa kinatrabahan po namin? Pumasok po kayo. Ngayon, kapag halimbawa, pinalayas kayo, sumukay sa amin. Sige po, magpapadala tayo nandun. Talagang protektado niya mga manggagawa, mga boss. Nagtanong yung isa, paano kung di na raw sila papasukin? Hindi pwede. Opo, sir. Hindi dapat nila kayo palalayasin just because nagsumbo kayo, karapatan niyo magsumbo. Opo, sir. Now, kung kayo po'y tinanggal, aba illegal dismissal nyo. Di ba? Marami tayong pwede may buto sa kanila. Yun talaga, Sherry, nung kausapin nga ako ni Pinky Webb, yun sa CNN, pati siya nagulat. Bakit 3 years? Opo. So, ibig sabihin, may nagpanukala ng batas na yun. Kung sino man yung mambabatas, pasensya na, siguro long time ago. Baka hindi niya na research. Mm-hmm. Ito yung lamang po namin dito. Kami... Ito ang lamang ni Senador dito sa... Rapid tool po in action, ha? Gagawa kami ng batas, gagawa kami ng panukala, based on our experience, based dun sa mga sumbong na tanggap namin, napakinggan namin, mga tao na kalubino namin, doon kami gagawa ng panukala. Hindi kami gagawa ng panukala na suntok sa buwan, na hindi namin abot, na wala kami experience. So, maasahan niyo po, kami po ay gagawa ng batas, ang inyo pong lingkod gagawa ng batas at panukala. I will make sure
na meron pong karanasan dyan. Hindi ako gagawa ng panukala na suntok sa buwan tulad nitong pasensya na, pasintabi po, na 3 years lang masisingit. Bakit di pa isagad? Mm-hmm. But 3 years lang. And this time, dapat kasi itong mga naaapi, before 3 years, magreklamo na kayo kay Idol. Hindi 7 taon, 10 taon, saka kayo pupunta kay Idol, rireklamo kayo, hindi kayo pinasahod. Tapos, simpan, 10 taon. Eh, 3 years lang makukuha nyo. Ayon sa Dole, yun ang batas. Tandaan yan. Dapat madala kayo. 3 taon na. Pagbago sumapit ang 3 taon, o sumobra ng konti sa 3 taon, pumunta na kayo kay Idol. Kay Senator. Senator na ngayon ito eh. Yung mga nagnakaw, may criminal liability sa ngayon sa present setup. Apa? Civil. Para hindi kayo nalulugi. Matake mo nga naman yung laki. 7 years, tapos ibibigay lang sa'yo na ninakaw, 3 years lang. Laki ng lugi ninyo. Pero yun, dahil sa kagagawan din nila, di ba? Hindi sila agad nagpunta sa rapid tool po yung action eh. Di ba? Dapat na-actionan agad. Ganun. Kasalanan nila. Pero mali, sabi ni Senador. Papalitan yung batas. Papapalitan yan. Lang eh. Kaya kayong mga magnanakaw na amo. Yeah. Malapit-lapit na mga maliligayang araw niyo magpuputol. Yeah. Puputulan kayo ng sungay, pangay, buntot. Maniwala kayo sa inyo. Sige mga sir. Puputulan kayo ng sungay, pangay, buntot, ha? Ito pong mga na to. Mga nagreklamo na to. Pinakain pa ho ito. Dila pa ho ito sa restaurant. At binigyan ho sila ng tagpa 500 na pamasahe para makabalik sila sa kanilang pinanggalingan, no? Mabait si Senator sa mga mahihirap, di ba? Palagi ko yung yung mga front liner na mga hindi nakakakuha ng tamang sweldo at yung mga allowances na hindi nyo nakukuha, na ang tagal-tagal na sinasabi nyo nga, nirireklamo ninyo yung inyong mga nagtatrabaho dyan, pinagtatrabaho nyo, lalo ho yung mga narcissist natin na namuhunan ng buhay dito sa araw ng pandemya na nagrireklamo, dumiretso na ho kayo kay Senator Rapi Tulpo at nang maaksyonan ng inyong mga hinaing. Kagaya nito, tignan nyo. Instant action yan eh, di ba? Tawagan Dole, bakit ganun? Sigurado a-actionan niya yan, ha? Alam nyo, no? Palagay ko, kaya yung sinasabing hindi raw makakapirma si Idol dahil hindi pa raw siya pwede pumirma doon sa findings ng Parmali nila Senator Gordon. Hindi ko alam eh, kala ko pwede na, hindi pala. Pwede naman na rin yung mga nagrireklamo na mga nagnakaw na ganyan, diretso nyo na kay Senator Rapi Tulpo at nang maaksyonan niya yan. Oo, dahil malaking pera yan eh. Tignan nyo to, ninakawan sila ng kanilang employer. Wala pa naman sigurong bilyon to. Yung Parmali, bilyon yun eh. Sigurado, malamang, hindi papanigan ni Senator yan, ha? Kasi, kata-kata ka yan. 625,000 lang ang kapital niya. Nakakuha ng 11 billion mahigit na kontrata sa gobyerno. Hindi maniniwala si Senator dyan. Hindi maniniwala si Senator Rapi Tulpo dyan. May anomalya yan. At kaya siguradong tutulong si Senator dyan. Kita nyo naman kung gaano kabilis ang aksyon yan. No. Ha? No, may pakain na. Mayroon pang Palagi ko, susunod to, presidente na tatakbuhin ito eh. Ato lang ha. Kasi, ang daming dami nang humahanga eh. Pero ito, mas kahanga-hanga ka, Senador. Kung makikialam ka dito sa nangyaring deal ng Parmali na to, sigurado namang hindi ka naman maniniwalang walang anumalyang nangyari dyan. Dapat paimbestigahan mo rin yan. Agaya nung sinasabi mo na yung bakit 3 taon lang ibabalik samantalang 7 taong ninakawan to. Diba?
Pitong taong pinagnanakawan itong mga pobre. Eh, yan yung mga narcissist natin, senador, eh, kung di mo na itatanong, eh, puhunan buhay ho yan, yung pandemya. Yung mga frontliner yan. Oh. Diba? Kawawa naman sila, senador. Oh. Kaya yung ano, ha, oh, yung mga hindi pa nakaka, ano, mga narcissist, mga doctors, mga ano, lahat-lahat, na mga namuhunan ng buhay, na wala pa mga nakukuhang allowances, agaya nung nagsumbong kayo kay La Doris Bigonia, na interview kayo, na marami pang kulang ang hindi na ibibigay sa inyong mga allowance na pinaghirapan ninyo, at yun nga, ang laki-laki pa ng tax, 9,000, magiging 6,100 lang, ilapit ninyo kay senador, at maawayin si senador sa mga mahihirap, diba? Hmm. Maraming ano, no, mga boss, nagsasabi na yung mga ganitong pagtulong eh may interest, no? Gaya senador, oh, malaki ang views, maganda ang istorya, may part 1, part 2, ito may part 2 pa, so sigurado itong, kasi kukunan pa ng retrato to pagka natanggap na nilang bayad nung kumpanyang pinagtatrabahuhan itong mga tao na to, eh. At magpapasalamat pa itong mga tao na to kay senador. Ha? Ganun ho yan. Ha? Yun ho yun. Pero yun nga, senator. Senator Rapi Tulpo. Pag nabigyan mo ng, natulungan mo yung mga frontliner na namuhunan ng buhay dito sa pandemya na to, nabigay ang kanilang mga kahilingan, no, ang kanilang mga dapat makuha na kanilang pinaghanap buhayan, no, eh talagang maraming bibilib talaga sa iyo na talagang hindi na basta-basta yung mga narcissist, mga so and so na kailangan, di ba? Kasi nga eh, kawawa naman sila. Alam nyo itong ano, eh, itong Tulpo Brothers, eh, talagang pag nakita mo yung mga programa nila, talagang matulungin sila, eh, sa mahirap, eh. Ha? Pero ang lalakas nila, kaya lang tawagan talaga yung mga departamento. Kunyari, nireklamo mo yung mayor, tawagan yung mayor, pagagalitan yung mayor, ha? O kung sino reklamo mo, pag tinawagan nila, pagagalitan nila, pag nagkamali ka ng sagot, hindi maganda, tignan mo yung nangyari doon kay General Bautista sa DSWD, diba? Ganun sila kalakas, no? Paski mga general, pag tinawagan nila yung mga general, eh, Sir Idol ang tawag sa kanila, eh. Oh. Ah. Ito, ewan ko, ah, kung ano mangyayari pagdating sa Senado. Kasi dito sa kanilang balwarte ng mga programa, silang parang hari diyan. Ewan ko sa Senado kung ano mangyayari, kasi Senado, eh, hindi na sila boss doon. Di ba? Hindi na sila idol doon. Iba na usapan doon, eh. Ha? Especially, nga, gagawa na siya ng batas, eh. O mga kung ano-ano na yan. Di ba, mga boss? Sige. Shout out, Dolor Garcia, my friend. Joe Chalan. Adorasyon di Maranan. Oy, Mirna. Friend, Mirna Regalado. O, yung niece mo na nagtrabaho sa Manila Doctor na hindi pa nakakakuha ng kanyang pinaghirapan. Andiyan, si Senator Rapi Tulpo, pwede niyong malapitan yan. At makamauwain sa mga naargabyadong tao yan. Ayaw niya yung naargabyado. Tutulungan kayo ni Senador. Ah? Sabi ni Joe Chalan, tama, wag isa palara ng buhay ng taong bayan, sabi niya. Akira Milo, shout out. Lahat ni Baya, my friend. Joe Flores, Emmanuel, Eman Escalona, Akira Milo, sabi niya, ang lesson po dyan, huwag tayong sobrang fanatics. Too much of everything is not a good thing, sabi niya. Sabi naman ni Kalatni, talaga naman, sapul na sapul mo, baby. Yan ang banat dyan, sabi niya. Parating nagbibiruan to si Akira sa kasi Kalatni Baya, no?
Sabi ni Alan Rivera, Biba, 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 Our Lady of Perpiña, Francia, Naga City, Bible, everything that's at, everything has an end. The truth will set you free. Ala Champa TV, shout out. Pinapanood ko rin niya si Attorney. Sabi niya, sana nga dumami pa ang tulad niya na matapang na magkomentaryo. God bless everyone, sabi ni Ala Champa TV. Sabi ni Calixto, Chris Calixto, paurong ng paurong ang Pilipinas. Wala na tayong maaasahan pa. Meron eh. Andiyan si Aya, si Senator Rapi Tulpo, ha? At yung isa, yung Tulpo, si Erwin Tulpo, nandiyan na sila. Marami na sila dyan, ha? Yung Bitag, malupit din yung Bitag. Kala niya yung Bitag, gaganon-ganon lang yun, ha? Malupit yun. Malupit yung Bitag. Nang re-raid pa yung Bitag, eh. Napanood ko yun, eh. Kaya, tatanong ko sa isip ko. Sa ngayon kaya ng ano ito? Kasi nagre-raid yung Bitag, eh. May sounds pa nga. Tandaran. Ganito ang gagawin natin, ha? Ganon. Talaga pinaplano nila yung raid na gagawin nila, eh. Para talagang ano rin, eh. Parang MBI din si Bitag. Malupit si Bitag, ha? Ang problema, yung Bitag, yun nga, nagkaroon ng issue. Nabitag niya yung ano, Department of Tourism. Oo, doon. Wala, 120 million yun. Wala rin nangyari doon sa investigasyon sa Senado. Wala. Dismissed yata. Sabi ni Knight General, okay naman si Attorney. May mga comment nga lang siya na hindi masyadong maganda tungkol kay Lenny. Ah, may comment pa siya sa kay BP Lenny. Di ko napanood yun eh. Pero maintindihan naman kung bakit. At maayos rin naman pagka-explain. Balance at patas naman siya magkomento. Okay. Adorable Gabriel, yan ang mahirap sa walang malakas na political party. Wala talagang tunay na opposition party. Lahat ng politiko kanyang kayang bayaran, sabi niya. Sabi ni Akira, kung ayaw po natin sa kanilang mapagmalabis sa batas, hindi natin dapat iboto eh. Yung pa rin ang ibinoboto, ibig po sabihin, wala tayong kadaladala. Tama naman. Sabi ni Simply Jah, honestly, ang problema talaga natin ngayon ay ang mga mamamayang Pilipino na panatiko. Wala na sa lugar yung kanilang mga komento. Hindi nila iniisip yung kapakanan para sa ating bansa. Parang okay na lang sa kanila yung dynasty na umupo kaysa ibang tao na instead mabigyan din sana ng chance. Puro sila na lang pamilya ang naluluklok. Ay, ewan, bahala na si Batman. Parang ganyan na lang sila. Hindi na mahalaga ngayon kung may pinag-aralan ang tao. Tama naman. Eh, nako. Yan nga, oh, di ba si BBM? Hindi, walang diploma. Special diploma, social studies yata yan. Edgar Malinaw, shout out. Saan pa tayo lalapit ngayon? Halos lahat ng opisyal ng gobyerno pinapaboran ang mga kamalian ng mga trapong politiko. Wala nang kwenta ang batas ng Pilipinas. Lahat na talaga. Sabi ni Conchita Castillejos, tama po kayo. Sinagot ni Conchita si Edgar Malinaw. Tataas po ang koneksyon. Good morning, Karoke. Banat lang. You are the man. Sabi ni Joe Chalan, good PM, Sir Rock. Shout out. Joe Chalan. Sherbin Sapeda, gandang buhay po Sir Rox. Sad it may sound, pero sa nangyayari po, wala na po talagang pag-asa po. Kasi nga po, wala pong maglakas loob na sumigaw ng tama. Wala pong maglakas loob na sumigaw na tama na. Abuso na.
pwesto layas na Pilipinas gumising ka. Wala talaga eh. Birnabilia, sabi ni Birnabilia. Good PM po, Sir Roque. Dati pong nanonood din ako ng programa ni Rapi Tulpo. Four brothers po siya. Medyo may kabaitan umpisa. Nagkandidato pagkasinado. Stop na po till now. Salamat po. Noon alam ko na eh, na talagang yung galaw niya ito talagang mamumuliti kasi eh. Naalam ko na eh. Sabi ni Uso Sanity, list of senator who didn't sign. Sani Angara, Grace Po, Cynthia Villar, Sherwin Gatchalian, Lito Lapid, Piagetano, Bongo, Ramon Dubilla Jr., Amy Marcos, Francis Tolentino, Senate Majority Leader, Mig Subiri. Oh, nandito na pala si Lito Lapid eh. Oh. Nandito rin si Bong Revilla. Oh. Nandito rin. Oh. Ang wala lang dito, si ano, si, to, yan, si Senator, at saka si, ano, to, si Rubin Padilla. Sabi ni Wilma Lareta, yes, tama si Atty. Libayan, swak na swak, sabi niya. Sabi ni Akira Milus, may kamalian po mga tulpo, sang-ayon po ako dyan. But at the end of the day po, who is responsible? Sila po ba o yung taong tumatangkilik sa kanila? We don't want them to overstep their powers. But we still embracing them, which is so wrong. We're so blind by the little things that they do. We never see the whole picture, sabi ni Akira. Tama po ang punto ni Atty. Libayan na kahalin tulad sa Chamba o Sugal. Shout out Adoracion Dimaranan. Sabi ni Joe Flores, dapat sa pangalan ng bansa natin, bahala na. Kasi ang karamihan sa mga importanteng desisyon ng mga Pinoy ay nakabatay sa ganyang katwiran. Dahil sikat o dahil matulungin, kahit di qualified, okay lang, sabi ni Joe Flores. Sabi ni iTalk MJ, magiging political dynasty na rin ang mga tulpo. Malapit na. Malapit na. Andiyan na eh. CIS, oh, lahat eh. Tsaka puro landslide ah. Halos puro landslide eh. Dahil nga sa pagiging matulungin na nakikita natin sa... Pero dito, kailangan talagang para mapatunayang totoo siya na maka... naaapi o maraming naapi sa mga front liners natin na tumulong na namuhun ng buhay dito sa karaang pandemya na talagang dapat matulungan. Senador Rapi Tulpo, ikaw ang pag-asa nila ha. O kayang-kaya mo silang tawagin ng dole, tawagin ng ano. At senador, sinisiguro ko sa iyo, may anomalya na nangyari diyan sa Parmali dahil ikaw ba naman senador maniniwala ka? 625,000 capital ng Parmali, makakakuha ng deal na 11 billion mahigit. Mawawala ang bilib ng tao sa inyo pagka naniwala ka dyan, senador. Ladies Anita, shout out. Lira Aisha Escalona, shout out. Lisa Sanchez, shout out. Sabi niya, baka tumakbo pa yan ang presidente, isa sa tulpo, sabi niya. Hindi malayo. Sabi ni Mirna Regalado, ang gobyernong para sa mali, kulang sa tama, sa gawa, at sa isip. Hay, naku po, sabi niya. Tuloy. Sabi ni Manuel Naku,
Mister, sa totoo lang, ang ganda ng paliwanag ni Atty. Libayan. Kaya iyong sinasabi nila, Fanatic na BBM at ads, nabigyan ng pagkakataon kaysa tama. Iyon sabi ni Atty. Sabi niya. Sa susunod, tulpo ng maghahari sa bansang Pilipinas. Hindi naman sila, talagang yun na papunta doon eh. Kala ko nga ngayon na yan eh. Sinador lang ang tinakbo. Buti sinador lang tinakbo. Dami. 23.3 million na subscriber niya. Bait eh. Punta kayo ikan tulong. Papakainin ka pa. Bibigyan ka ng pera. Patutulugin ka pa. Kunyari, malayo ka. Nang galing ka. Ipapa-aircon ka pa. I-hotel ka pa niyan. Aalagaan ka niyan pag nagreklamo ka diyan at ikaw ay isang pobreng mahirap lang na nargabyado. Aalagaan ka ni Senador. Kaya dapat, Senador, alagaan mo itong mga frontliner na to na namumuno ng buhay. Talagang kawawa itong mga to, Senador. Hanggang ngayon, baka nakukuha kayong alawa sa gobyerno. Laki pa, malaki pa, Senador. Baka may maitulong ka, Senador. Sabi ni Selvino Juan, wala nang mangyayari sa Pilipinas. Meron naman, mababaon tayo ng mababaon yan, sigurado. Lorna Velez, anong meron sa Duterte? Anong pa, kundi pera at kapal ng muka? Siya naman ang sumagot sa tanong niya. Anong meron dyan kay Duterte? Ano pa, kundi pera at kapal ng muka, sabi niya. Merlito Pagyaw, may kasabihan na ang hindi tumingin sa panakaraan. May kasabihan na ang hindi tumingin sa nakaraan ang tungo ay sa kawalan. Kailangan pagbasihan ay ang nakaraan sa pagpili ng manunungkulan. Pakiusap po para makinabang ang taong bayan. Pakiusap po para tama naman. Kagaya nga ito eh. Kaya nga ano ito eh, si Erwin Tulpo eh. Maraming mas qualified sa kanya eh, ito na appointee ha. Raymark Flores, ang ayon po ako sa napanood sa mga pelikula na gusto ko pong panoorin niyo. Yung paano pinahirapan ng Marcos ang mga Pilipino. Pinanood ko na yan, Raymark Flores. Sabi ni Mirna Regalado, good morning, thanks sa shout out. Okay lang yun, kaon man, friend. Lahat naman kayo, sinashoutout ko hanggang kaya, ha? Rowena Rokia, halos lahat ng Pinoy panatiko. Kaya ang hirap ipaunawa kung ano ang tama. Totoo yan. Halos lahat, totoo yan. Eh, nalang maniwala ka na. Mantaka mo yung Siki Buloy, pinaniwalaan niyang appointed sa niya. Kasalanan po yan sa Panginoon. Oo, naniniwala kayo sa ganyan. Pambira kayo. Lord, kaya nagkakaano-ano eh, yung mga kulto na yan, daming niniwala dyan. Meron pa ako napapanood, yung kay Estong Balatong, gumagamot ng kulam, mga nabarang, kung ano-ano, online pa. Ang daming views po, Tregeso. Ang daming views ni Eana. Estong ba yun? Sino yun? Ka-Estong nga yata yun, po, Tregeso na yun. Napapanood din yung kalat ni Bayan. Ano ba naman? 2022 na, pinaniniwalaan niyo pa yung mga ganyan? Ano ba? Reynardo Caranog, shout out. Ay, nako. Sabi ni Manu Piñalosa, We now live like the Wild Wild West period na po, sabi niya. Sabi ni Ladies Anita, ang taong bayan ginutom kasi ng todo ni Digong. Ni Digong nyo. Kaya yun, mga taggutom na nasa laylayan na madali silang mapaniwala. Ganyan, nakababa ang utak ng taong bayan at kahinaan. Ang may kasalanan lahat ay ang leader ng ating bansa at yung mga alipores o tuta ng leader na nakakahiya na ang bansang Pilipinas. Ikinahihiya ko na sabihin na Pilipina ako.
Yan na. Sabi ni Raymar Flores, Kuya, lulusot yan sa commission on appointment kasi puro naman sila appointee. Wala na yata kasing galing ni Atty. Libayan na mga nasa Korte Suprema. Talaga lang, Raymar Flores. Sabi ni Akira Milos, may punto po si Atty. Libayan. O naman, malaki ah. Sabi ni Oso Sanity, puro kahol, walang kagat, Gordon. Ba, kailangan kumagat ka, Senator Gordon, para magkaroon ng ano naman ha. Ito po ang nakaka-misleading, ito po ang sabi sa report. Ito, ano ba yan? Gordon needs at least 11 so he can formally sponsor it in the plenary, where the rest of the chamber may debate on the findings. Then either vote to adopt or reject the report. Unfortunately, only 9 senators signed the report. Sabi niya. Sabi ni Bong Kalugas, Tulpo, content ni Libayan. Ikaw naman, content mo si Libayan. Sabi tawa. Hindi naman ka naman, Bong Kalugas ka, my friend. Oh. Sabi ni Akira Milos, like ko po yung Skyline Pigeon Fly ni Sir Elton John. Oo, oh, kayang-kaya ko kantayin yan, nakakira, kala mo. Noon, eh, hindi na. Sabi naman ni Kalatni, at bakit naman? Ano ba meron sa kalapating linyang langit na yan? Ang tunog ba o ang mensahe? Kwento sa likod niyan. Sabi naman ni Akira, kalamitan ko kasi siyang naririnig na kinakanta sa karaoke. Oh, yun naman pala Kalatni. Sabi ni Joe Chalan, tama Sir Rock si Atty. Libayan, yung may track record at well experience, yun ang dapat piliin naman. Talaga lang naman, tama naman si Atty. Ron eh, di ba? Oh. Pero ito, yung ginagawa ni ano ni Senador Rapi Tulpo, ayos yan. Kaya lang, yun nga, dapat pati yung mga kurap sa gobyerno na nagnanakaw sa gobyerno, galit sa magnanakaw si Senador Rapi Tulpo eh. Dapat, lalo-lalo na yung nangyari dyan sa mga sangay ng gobyerno dyan na itong nakalipas na ano. Bakit ba? Dapat imbestigahan ni Senator Rapi Tulpo yan. Bakit ba umabot ng 7 trilyon ang nautang nitong, diba? Talagang dapat, siguradong presidente na tatakboy ni Senator sa susunod. Ha? Dapat imbestigahan ni Senator Rapi Tulpo yan kung ano nangyari talaga dyan sa mga pondo na mga dapat ay mapunta sa mga ayuda nawala. Sabi ni Mirna Regalado, Sir Rox, bida sa kalokohan yung mga artistang senador, sabi. Same plan, shout out. Arturo Cosino, shout out. Conchita Castellanos. Merlito Pagyaw. Leo siya. Gabayeron. Ano po nangyari sa atin? Eto. Natalo yung ating si VP Lenny na tinatanong niya kung ano nangyari sa atin. Natalo ang kakamping, di ba? Natalo lang nakalusot, di ba? Si Lilisa Ontiveros. Yun lang nangyari. Sabi ni Butchiki, Taro ka, hindi pa makakapirma si Rapi Tulpo dahil di pa siya proclaimed senator. Ngayon, nakala ko kasi pwede na. Pero anyway, Butchiki, maski hindi pa siya nakapirma, basta itong mga kalokohan na to, sa formally na to, asahan mo yan. Gagawa ng paraan si senator dyan para maimbestigahan yan yung malaking anomalya na yan. Sayang na lang at nanya dyan siya. Ile-level up nga niya yan eh, sabi niya. Diba kanina sabi niya?
puputulan ko ng mga pangilsungay, yung mga kurap, mga magnanakaw, sabi niya. Ha, Butchikik? Sabi niya, Kira, ako po sa aking pananaw, hindi naman po masamang humanga o umidulo. Kaya lang po, huwag naman po pa nating pasobrahan. Oo. Telma Mondiego, shout out. Wala na po. Puro kurakot mga yan, sabi niya. Ang galit. Diday Pascua, shout out. Rodolfo sa Rodolfo Sarona, shout out. Skyler Jade C. Laurio Channel. Skyler Jade C. Laurio Channel. Corbin TV Vlog, shout out. Erlinda Didal. Helen Canong. Sonia Candaba. Juggernaut, shout out. Juggernaut. Rafael Welgas, shout out. Sabi ni Rafael Welgas, karaoke, puro po si Pilato. Mga nasa gobyerno natin, patay tayo dyan. Aldrin Empalmado, shout out. Ferdinand Raimundo. Rodolfo Mina. Ay nako. Mga boss, na shout out ko halos lahat yung mga nag-comment po do sa vlog ko kagabi. Oh, maraming nanood. Gaya na sinasabi. Sabi na naman ni YouTube, nice. Great job. Maraming nanonood, mga ganun. Kaya ito nga itong social media, ganun nga. Pagka maganda ang iyong palabas, maraming manonood, di ba? Sana ito rin, marami rin manood. Share nyo to. At yun nga, para sa akin na. Pag umaksyon ng tumuloy ang galaw ni Senador Rapi Tulfo dyan sa loob ng Senado at yung mga kurap na mga politiko, ay binira niya na mga umaargabyado sa mga mahihirap. Saludo ako sa iyo, Senador. Baka sumaludo rin sa iyo. Malay mo. Si Attorney Libayan. Diba? Kasi para kay Attorney, mga discarte niyo eh. Puro kayo para siyo eh. For siyo. For the views. Huh? Agaya nga yan. Oh. Kagaya yung kaya kanina. Oh. No? Ganda panoorin talaga. Mantakin mo. Tinawagan yung dole. Oh, ha? Sinabon yung sinano. Mali ito. Dapat. Kasi nga, pitong taon pala nagtatrabaho, yung binabayaran lang daw, ayon sa batas, tatlong taon lang. Kaya kayo, pagka bago mga naargabyadong mga manggagawa, bago dumating ang tatlong taon at kayo naargabyado, magreklamo na kayo kay Senator Aimee Tulfo. You know where to go, ha? Hanggang dito lang po, mga boss. God bless. At good night po. Dasal. Dasal, dasal. Hanggang ngayon, pinagdadasal ko pa rin po ang kataas-taasang Korte Suprema na magdesisyon ng naaayon sa nakararami. God bless.